una siyang kinakiligan sa kanyang pagsali sa Pinoy boy band Superstar last 2016. At hindi man siya pinalad manalo, tunay na instant crush ng bayan si Tony Labrusca. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa kanyang killer smile at undeniable sex appeal? Kaya naman, agad-agad din siyang nabigyan ng break sa showbiz nang mapabilang siya sa hit primetime serye na Lalugna Sangre kung saan lalo siyang minahal ng marami. At nagtuloy-tuloy na nga ang pagdating ng mga projects kay Tony, making him one of today's most in-demand leading man. Nakapareha si Miss Eugene Domingo sa I-1 series na ang babae sa Septic Tank 3. May I call you my direct now? At ni Vice Ganda sa MMF movie na The More the Merrier. And hello, but first sight ako sa'yo. Nagpakita ng lalim at husay sa pag-arte bilang isa sa mga bida ng seryeng Mea Culpa, Sino ang May Sala? Pinatay mo ba si Fox Juris? At sa mga critically acclaimed movies na Double Twisting, Double Back at ML. At syempre, hindi malilimut ang pagganap niya sa isang controversial love story sa I Want original movie na Glorious. Tony Labrusca is more than just his good looks and sexy charm. At ngayon nga, isang bagong hamon ang kanyang tinanggap. Ang pagbida sa isang Pinoy BL o boy love series ng Black Sheep na Hello Stranger kasama si JC Alcantara ng Rice Artist Studio. At ngayon ay patok na patok ang kanilang tambalan. Pero handa na ba sila sa mas malalaking hamon ng aking may init na tanong sa kanila? Time to say hello kina JC Alcantara at Tony Labrusca dito sa I Feel You. At nagbabalik ang mainit na usapan with Tony Labrusca. Kasama pa rin natin siya dito sa I Feel You. At kanina nabitin tayong lahat sa ating hanging question na posible nga bang ma-inlove kay Nico ng Hello Stranger na ginagampanan ng co-star niyang si JC Alcantara. Okay, bago mo sagutin yan, Tony, para mas intense ang kwentuhan, isama na natin si JC Alcantara sa Chikahan. Hi, JC! Hello po! Hi! Welcome to I Feel You! Kasi kanina, tinanong ko si Tony. Yung tanong na posible bang ma-inlove kay Nico, played by JC, yung character niya or siya, dahil sa tambalan niyo sa Hello Stranger, kung posible nga bang ma-inlove siya. Yes, Tony. Can you answer it now? And kasi as an actor, minsan, pag sobrang invested ka sa role mo, baka minsan, you lose your sense of self. You know, kasi some people go overboard with their character. So siguro, ang importante, if you don't want to lose your sense of self, you need to keep going back to your core. Diba? So that you can separate your character from yourself. Kasi that's very possible naman eh, diba? If you're always immersed in love with this person. So you're saying, na parang you're saying dyan sa explanation mo, it's possible for you na ma-inlove if you will not separate your... Okay. That's why it's important where you draw the line, yung sa being an actor in real life. Ikaw naman, JC. Well, para sa akin kasi, like si Miko dito, straight siya, pero hindi niya inaakala na may in-love siya sa isang kagaya niya. Na hindi rin natin alam yung universe or yung tadhana na someday, if mamimit ko kagaya ni Tony, na ma-in-love ako sa kanya, kasi hindi mo rin naman mapipigilan yung feelings na ma-in-love ka eh. Lalo na pag napalapit ka sa kanya, tapos naramdaman mo na, oh, gusto ko pala siya. Yung ganun feeling, kaya, well, bahala na yung tadhana. Parang ganun din ikaw, ano? Parang, you also agree now? Yes, of course, it's possible. Pero JC, ikaw naman, naging part ka ng kapamilya teleserye na Halik at isa sa mga love interest ni Jane De Leon, di ba? Tapos ngayon, ikaw na ang bida sa Hello Stranger kasama si Tony. What made you accept this role? Nung una, tatlong beses na kasi itong project na binibigay sa akin na like BL series. Yung pangalawa, hindi ko tinanggap kasi anong pinakatakutan mo? Alam naman po natin dito sa Pilipinas, hindi pa tayo open sa ganito. Kumbaga, yun yung kinakatakutan ko. Pero nung tumawag sa akin yung tita ko na lesbian, tapos may mga friend akong bisexual, gay, sabi ko, ba't di ko sila agad naisip na sila na natatakot umamin, natatakot maluklaw, natatakot mag-discriminate. Sabi ko, tanggapin ko na to. Galing sa puso ko na sana
na maging boses nila ako na sana mag-okay na lahat. Makatanggap sila ng pagmamahal mula sa atin, respeto mula sa atin. Kaya masaya ako na may mga platform tayong ganito sa Pilipinas. Pero syempre sabi mo kanina, JC, you were hesitant in the beginning because, you know, you felt like hindi pa ready yung audience sa ganitong klaseng material. But I guess you were proven wrong kasi noong June 24, umabot ng 500,000 views in less than 24 hours and number one Twitter trending topics of Philippines. Nag-trend din sa Twitter worldwide at ang mga nanood ay from Brazil, France, Spain. May mga reaction videos from BL fans from the US, Spain, hanggang sa Philippines. And for the record, it broke. Diba? It broke records for a Pinoy BN. So would you say that it's worth taking the risk accepting this project? Sobrang blessed namin kasi grabe yung pagmamahal, suporta ng mga, lalo na dito sa mga BL fans around the world na rin. Sobrang thankful namin sa kanila. Pati mga fans namin na kahit ganito yung role namin, sinusuporta nila kami. Kumbaga, grabe yung feeling na hindi kami makatulog kasi pinapanood namin yung mga video reaction ng international viewers na rin. Nakakataba ng puso. Sobrang thankful namin sa inyo. Mahal namin kayo. Challenging ng shooting nyo ah, kasi ginawa nyo to online. Parang ganito yung ginagawa natin, di ba? Yes, so, yun yung bagong settings yun, di ba, sa Zoom. Medyo nahirapan kami, lalo na sa mga connection namin. Like, may sigaw na manok, may manok, may ganun. Minsan nawawala yung kabatuhan lines, kabatuhan namin. Kaya siguro yun yung pinakamahirap. Ngayon, dahil new normal, wala tayong choice. We have to make do with what we have. Pero it's hard sometimes kasi working and trying to psych yourself out na, you know, even though you're in your living space, na nasa work ka, medyo mahirap yun. Okay, ang BL kasi ay isang genre from Thailand na ngayon, patok na rin sa Pilipinas. Ano naman ang gusto niyong mapulot ng viewers sa show ninyo? Acceptance. Love's love. Marami. Kumbaga, sana, quality na rin para sa mga LGBT community. Okay, ikaw naman, Tony. Ayun, just like what JC said, love is love. And we're so happy to be able to do this production for you guys to tell the story of Xavier and Nico. Kailangan ng representation ang LGBTQIA+ community for a while. So I'm so happy it's finally happened. Yeah, dahil sobrang lakas ng an overwhelming na response ng mga tao ng BL fans sa inyo. Tinatab na kayo na save me, love team. Di ba, may mga ganyan na sila rooting for you guys. Nako. Or save me pala. Save me, love team. It's weird in a good way, di ba? Nakakapanibago. But at the same time, it's parang overwhelming na makita na ang daming nagmamahal sa inyong dalawa, ang daming sumusuporta dun sa proyektong ginawa ninyo. And that's how effective you guys are. Kamusta yung friendship ninyong dalawa? Well, hindi ko pa masyado kilala si JC, honestly. Mm-hmm. Kasi hindi pa kami naging friends sa totoo. Mm-hmm. Pero tulad ng sinabi ko kanina, feeling ko nakatulong yun sa character building namin dito sa studio. Kasi yung character ko at yung character niya, nagkakilala sila online. So parang for me, siguro, nakakatulong yun. Kasi it's like, we're getting to know each other tulad ng mga characters sa stories. You know what? Congratulations, Tony and JC, and to the entire cast and crew for the success of Hello, Stranger. It's still on right now, hindi ba? It's ongoing. And would you like to invite our viewers to continue watching your show? Ayun, maraming salamat po sa nanood ng episode 1. Sana po, andyan pa rin po kayo para supportahan kami sa mga susunod pang episode. Sana, maraming salamat po. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nanood at nag-support. Thank you so much for everything, for being open-minded. Hello, Stranger. New episodes every Wednesday, 8:30 p.m. on Black Sheep's Facebook and YouTube pages.
Thank you very much, JC and Tony. And we're so thankful for the commitment na pinapakita ninyo sa show to inspire and educate and send an important message to our viewers. Aabangan pa namin ang mga susunod na episodes. Thank you very much, JC Alcantara and Tony Labrusca.